Ngayon pala po umaga sa bawat isa at gawa sa umaga po ito ay patuloy po natin ang pagsalusaluhan at pagpanaway manalasan po natin ang masaganang pagpapala po ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga salita. Sa araw nga po ito, nakalaan po sa atin ang tema ng kanyang mensahe, paaralan ng pag-ibanghelyong mensahe. Mapupunta po natin, mababasa po natin sa aklat po ng Galatia chapter 2, verse 20. Ano po sasabi po sa atin? At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. At sa pasimula ng mensahe, makita sintip po natin ang tatlong persona ng Diyos ay gumagawa at may ibinibigay sa atin. Ang pagpapalang trono at ang misyon upang iligtas ang panahon. Sa makatuwid, ang salita ang magiging inyong mapagpasawalang hanggang pagkakakilanlan sa pamagitan ng iyong utak at kaluluwa. Ang mga sagot na iyong ikagagalak para sa 24 na oras ay ang pangarap at itimula sa pananaw at pangako na naibigay na ng Diyos. At sa oras na ito, ang sagot ay darating sa paraan kawangis tayo ng Diyos. Na siyang 25 oras at ang natatanging masterpiece ng eternity o magpasawalang hanggan. At tanging si Jesus ang nagturo na baguhin natin ng ating mga maling pagkakaunawa tungkol sa pagpapala, panalangin, paglilingkod sa simbahan, debosyon, pagsamba, langit, at tungkol kay Jesus. Ano pa po na pong mensahe? Mababasa po natin sa aklat ng Galatians chapter 1, verses 1 to 6, ang salita ng Diyos at relihiyon ay magkaiba. Ang salita ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos, subalit ang relihiyon ay ginawa upang ganap na mapanghawakan ng tao na di pwedeng maging Diyos. Kaya ang sumpa ay darating kung ang ibang salita ay maipapahayag. Sila na iligtas na, di na kailangan ng ating pagkaunawa sa pinitignan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Simple lamang po ang kabuuan ng unang mensahe na nais po ng Diyos natin po ngayong maunawaan. Hindi po dapat po tayong sumandi, hindi po natin dapat panghawakan ang maling mensahe, ang maling salita ng Diyos na ngayon po ay mapakarami po ang maaari po mapahama. Subalit malino po sinasabi po ng banal na kasulatan, ang maluwag na daan, ang siyang dulo po ay ang kapahamakan. Subalit ang makikot na daan na sisitapan po natin, na daanan matusumpungan po natin ay ang buong tunay na kaligtasan. Mababasa rin po natin sa Galatians chapter 3, verses 1 to 14, ang pagtatalo sa gitna ng salita ng Diyos at batas ay nagpapatuloy sa buong kasaysayan ng simbahan. Kaya dahil dito, ang pagtatalo tungkol sa gawa at pananampalataya ay laging inilalagay ang tao sa pagsubok. Kailangan natin magkaroon ng pag-uusap tungkol sa ang salita ng Diyos ay tinapos na ang lahat. Malinaw rin po ang sinasabi po sa atin ng mensahe ng salita ng Diyos, mensahe ng Biblia. Hindi dapat daw po natin pagtalunan, hindi po dapat natin mag-awayan ang sinasabi po natin salita po ng Diyos. Malinaw ang sinasabi po ng Biblia sa atin, tayo daw po sa gitna ng salita ng Diyos ay mag-aralan sa isa't isa. Hindi po dapat po tayong magtalo. Sa pag-aalala, kabahagi po nito ay ang pag-ibig at ang kahabalan po natin sa isa't isa. Kapag ganito po ang sistema ng ating pong ginagawa mga pag-aaral, sino po ang nasa ating pong kalagitnaan? Kasama po natin ang espiritu ng kapayapaan, ito po ay ang banal na espiritu. Subalit po sa gitna ng ating aralan ay naroon po ang pagtatalo at pag-aaway, sino po ang nasa ating pong kalagitnaan? Sino po ba ang pinagmumulan ng hindi pagkakasunduan? Si Satanas.
Tayo po sa isa't isa sa atin ang maintindihan po natin ang marami pong bagay na hindi po natin halos nauunawaan. At sa hapong ito, malinaw po ang mensahe po ng Diyos na nagahatid po sa atin ng pananagumpay. Ikatlong bahagi, ang bunga ng Banal na Espiritu kasama ang bunga tungkol sa Diyos, pag-ibig, kagandahan, kapayapaan, bunga, patungkol sa tao. Kahinabunan, kabaitan, at kabutihan ay bunga patungkol sa sarili. Katapatan, kahinanunan, at pagtitigil sa sarili, ito ang batas na kung ano ang iyong itinaling, ito ang iyong aanihin. Malinaw din po na pinapahayag po sa atin ng Banal na Espiritu na bibigay po sa atin ng higit at ibayong kaalaman at karunungan. Sapagkat sa umagang ito, malinaw po ang sinasabi po sa atin ng mga salita ng Diyos. Mawawala doon po sa sabi ng Biblia, matatapos ang lahat ng bagay dito sa daigdig nating ginagalawan, maglalaho ang lahat ng bagay dito sa daigdig nating ginagalawan, subalit ang pag-ibig ang mananatili magpakailanman. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoon, pagharian natin ang pag-ibig sa ating puso, sa ating isipan, ipakita po natin, ipadama po natin sa marami, higit sa lahat, sa mga inililigtas at ililigtas ng Diyos, walang iba po kundi ang pag-ibig. Pag-ibig din po ang kailangan po natin sandata, laban sa kasamaan, laban sa kapangyarihan sa Satanas. At ano ang simbolo po ng pag-ibig? Kailangan nag-aari po sa atin ay ang ating tunay at ganap na hari, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pong pinakakonklusyon, mula sa puntong ito, ang iyong CBDIP na makapagpapabago ng lahat ng bagay ay siyang tunay na maganap. Sampalatayanan po natin, panghawakan po natin ang ating pong mga CBDIP, ang ating pong covenant, ang ating pong vision, ang ating pong dream, ang ating pong image, ang ating pong practice. Maramang-intindihan po natin at mapanghawakan po natin na ganap na si Jesucristo lamang ang tunay at banal na anak ng Diyos na siyang tanging hari at tangi po natin Panginoon, tangi po natin tagapagligtas. Ang hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Maraming po salamat at sa roha po ito, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan nga po sa lahat. Sa mga pangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang tanging hari, pari at propeta ng aming ating buhay, aming pong kinikilala ang pagkilos, paggawa, pagtuturo, paggalaw, pangunguna ng iyong Banal na Espiritu sa aming buhay para ng palataya. Dalangin ko nga po sa iyong mga pangyarihan pangalan ng Panginoong Jesus, sa bawat tainga, sa bawat puso, sa bawat isipan na maabot, Panginoon, ng iyong mga pangyarihan mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na man-imprint, mag-grow, at lubos ang maging nature namin, Panginoon, na tanging ikaw nga po lamang, Panginoong Jesus, ang Kristo. Maraming salamat, Ama, sa pangalan nga po, Panginoong Jesus. Amen.